Hi guys! Magandang araw sa ating lahat. Ngayon po ay Thursday and it's 3 o'clock. So, I need to prepare dinner. So, nagdala sila ng ulam. Papainitin ko lang. And then, gawa ako ng salad. And that's it. Ito guys, yung dinala nila. Papainitin lang natin. And then, gawa na ako ng salad. So, ang meron ngayon guys, ito lang. Wala kaming tomato na busy si boss. Kaya, kahit ito na lang. Cucumber and lettuce. Pwede na ito. Ayan, okay na ang aking rice. So, tingnan natin mamaya kung gusto ni Lolo makikain ng rice. So, ayan, ready na guys. Ito yung ulam namin, lubi, yung sitaw, at saka may beef pa yan. Tapos, yung bread. Yung kubus. Rai. Ayan. Tapos, olive pa pala. So guys, na-preserve nila. Nuubos ko lang to, tapos bubuksan ko na yung bago. Yan guys, yung olive natin. Tapos, asin. Hindi pwedeng wala ang asin kay Lu. Dalhin ko na dun sa table. The last one, kubus, salt. So, ayan, kain na kami. A few moments later. So, ayan, plato ni Lola sa akin at kay Lolo. So, ayan o yung bread nila. Hindi niya kinain. Kala ko ayaw na yung luto ko ng rice kasi dry na dry, pero nagustuhan pala niya. Thank you.
Maglulugas na tayo ng mga pinggan. Time check guys, it's 4:20 the afternoon. So punta na tayo guys sa labas. Kunin natin yung mga sampay. Ayun, yung mga sinampay ko kaninang tanghali. Ayun guys, may dumating na mga bisita kaya after 20 minutes alis din sila. Tutupin ko to and then manood na kami ng TV kapag umalis sila. So ayan guys, nood kami hanggang 5:30. 5:30 gagawa ulit ako ng tea. Ito yung kakainin namin ng alas 6. Ayan si Lolo sa kaliwa and si Lola sa kanan. Naboring guys si Lolo kaya dun. Andun siya sa labas. Sa ilalim ng malaking bougainvillea. Tapos kami naman ni Lola dito sa pintuan. Manonood siya ng mga dadaan ng mga sasakyan dito. Babantayan ko siya dito kasi hindi pwedeng iwan. Minsan, pwede siyang dediretso sa labas pag binuksan niya yan. Ayan, pumasok agad si Lolo. Wala pang 5 minutes na umupo sa labas pumasok. Medyo malamig pa kasi. So, dito lang kami ni Lola sa pintuan. Maya-maya, balik kami dun sa sala. Ayun, 5:30 na po, guys. So, I will prepare now tea. Ayun, guys. Ito yung tea. Lipton din sila. So, isa lang ang ilalagay ko. Bali, tatlo ulit kami nila Lolo. So, lagyan ko ng... So, wait lang guys. Ito yung takuri namin na super cute. Lagyan na natin ng tubig. Tapos, isa o dalawang, nakalimutan ko yung tawag nito. Ayan. Hugasan muna natin. Kahit isa lang kasi mahaba naman. Tapos, yung parang balat ng kahoy. Tingnan nyo guys. Yun. Ayan. Tapos, minsan ito nang nilalagay ko. Lemon, tapos itong parang batong yung tawag dito, guys. Same dito. Yung dalawa yung pinaghahalo ko, tapos ito naman dalawa. Tapos, pag kumulo na yung tubig, tsaka kain na namin ilalagay ang isang tea.
Ayan, nakulo na guys. Lagyan na natin yung tea. After a seconds, finish. Ayan, okay na. Gusto niya yung yung atlo lang, hindi masyadong mainit. Kasi hindi niya nauubos, kaya si Lolo gusto niyang lagyan ng honey. Sa akin ayaw ko. At si Lola hindi ko rin nilalagyan kasi kinokontrol namin yung blood glucose level niya. Ayan guys, tea muna tayo. Ayan, sakto tatlo yung cake. Tig isa kami. So, ayan guys, hugasan ko na to. And then, kapag 6 o'clock na, sakto 6 o'clock, ibibigay ko na yung gamot ni Lola. Kasi ang oras ngayon ay 5:50. 10 minutes, ibigay ko na yung mga medicines niya. Tapos, mga 7 or 7:30, darating ang isa sa kanila, tutulungan nila akong magpalit ng diaper. Hindi ko kayang mag-isang magpalit sa kanya kasi kapag papalitan ko siya sa bed ay aawayin niya ako. Hinampas niya ako minsan kaya ayaw ng mga anak na maulit yon, kaya sabi nila hintayin ko na lang daw sila para matulungan ako. And then mga 8 o'clock to 8:30 papahiga na namin si Lola at gawin ko na yung mga gusto kong gawin. Mga 9 or 9:30, mahiga na rin ako. Pero hindi ako pwedeng matulog na hindi patulog si Lola. Kasi minsan nilalaro niya yung diaper. Ayun, kailangan matulog siya. Kailangan ko siyang bantayan ng makatulog bago ako matutulog. Hanggang dito na lang guys. Ito po ang aking evening routine.